Hello guys, update tayo sa Palaya. 5 days na sunod-sunod yung ulan. Pagkalipas ng 5 days, umaraw na, okay na. Ano ba na nangyari sa ating Ampalaya? Ito na yung mga maliit ng bunga. Balik, isang araw nag-harvest. Bali, hindi pa ako nag-aabono. Kasi 5 days siyang babad sa ulan, babad sa tubig. Very stress. Na-stress siya masyado. Kaya hindi pa ako nag-apply na yun ay bawal. Bawal muna maglagay ng mag-application muna ng fertilizer. Bali kalawang araw na ngayon na maaraw. Bali 5 days kasing umulan dire-diretso. Mangyari, bakit di pa tayo naglalagay ng abono? Hayaan muna natin, magpalipas muna tayo ng mga 2 to 3 days bago mag-application ng abono. Bali isang linggo siyang di pa nag-apply ng abono. Bali isang linggo na. Kasi panay ulan. Tapos kahapon umaraw, saka ngayon, okay naman siya, hindi naman siya nalanta. Pero expected natin na stress yung ating Ampalaya dahil babad yung ugat. Kaya nagpalipas muna ako ng mga 3 days o 4 days bago mag-apply uli ng fertilizer. Bali, babad yung roots niya, yung ugat. Babad na babad sa tubig, kaya hindi muna tayo mag-application. Dahil yun yung practice ko sa Ampalaya. Kapag stress niya, stress yung Ampalaya, lo anong matitinding ulan, babad, hindi muna ako nag-abono. Pinaparecover ko muna siya. Mga 3 days o 4 days bago ako mag-abono uli. Para maiwasan yung pag-yellow ng kanyang mga dahon. Kasi babad yung kanyang roots. Tapos mag-application tayo ng abono. Mas lalong magdidilaw yung mga dahon niya sa ibaba. Ngayon. Kaya ginawa ko, pinaparecover ko muna. Masanay muna siya sa araw para makapag-application tayo ng abono. Yun lang yung pamamaraan ko sa Ampalaya. Kapag 5 days na dire-diretso yung ulan, iniiwasan ko muna mag-application ng abono para hindi naman siya ma-stress. Katulad nung may mga dilaw siyang dahon, no? Lalo siyang magdidilaw pag naglagay tayo ng abono. May naiwan pa pala ditong isa. Yan. Kapag stress siya ang palaya, huwag muna tayo mag-abono. Hayaan muna natin siya makarecover para hindi siya mahirapan sa pag-absorb ng ating mga nilalagay na fertilizer. Update, okay lang naman. Kinaya niya yung ulan ng dire-diretso. Pipino ayos pa. Ang talong, nag-harvest din tayo nung nakarang araw ang talong. Pero marami na namang malalaki. Ito yung mga talong. Sarap to inihaw. Inihaw na talong, guys. Ang pinakaiwasan ko sa lahat kasi yung mabulok yung mga ugat. Kasi babad sa tubig. Tapos mag-application tayo ng abono, baka lalong mabulok yung ugat, masira. Kaya hinahayaan ko siyang makarecover. Para naman yung pag-absorb niya ng abono, maganda. Hindi siya mahirapan.
kasi stress na stress yung ating ampalaya, na stress yung ugat, stress din yung puno. Kaya tingin mo yung mga bunga, medyo malilit ngayon. Okay, pag matitindi ulan, iwasan mag-abono para hindi masaktan yung ating ampalaya, para hindi ma-stress yung roots, hindi mabulok yung mga ugat. Hayaan mo munang makarecover siya bago mag-apply ng fertilizer. Ampalaya farming, okay naman. Thank you for watching.